Sa mo daw inuha yung alak, baka sabihin, joke-joke lang. Ha? May gripo pa dyan. May gripo po dito, ah. Ayan, oh. Oh, yan. Meron. Baka isipin yun, joke-joke lang na tinikpat eh. Meron, meron, meron. Okay. Hindi ko kayo lolokohin. No, bakit maloko? Yes. Yeah. So yun, no, lockdown na naman. Kung aware kayo doon, nakita nyo ba yung nagkagulo sa vaccination site, di ba? Sabi ng iba, wala pa daw turok, zombie na. So dahil nga viral ang zombie ngayon, gawa natin ang cocktail na zombie. Bago lahat, wala kasing definition kung ano talaga ang pinagmula na, or wala talagang meaning kung ano yung zombie. Pero gawa siya ni Don Beach. Yung pangalan niya, Don Beach. Siya ang nag-invento ng zombie cocktail. Then, ang kailangan lang natin sa zombie cocktail is rum, na dark rum, white rum, triple sec, which is orange liqueur, tsaka grenadine syrup. Actually, kulang to. Pero dahil nga budget friendly lang tayo, pwede na to. Kasi ito naman yung main component ng ating gagawin. Pero ang kulang dito is yung 151 na rum, which is yung umapoy. Pero umapoy din naman tong iba. Pero dahil nga budget friendly lang naman tong gagawin natin, pwede na tong apat. Kailangan lang din natin ng juice. Pwede kayong gumamit ng freshly squeezed na lemon, pero sa akin wala kasi ako nakitang lemon juice na powder. So, dalandan na lang tsaka orange powder. Bago ko pala simulan, ulit. Ang dark rum or white rum ay galing sa sugar cane. Distilled siya, mula siya sa fermentation ng sugar cane. Tapos, kaya siya nagiging dark rum, kasi ito yung mga ini-age, ito yung mga nilalagay sa barrel. Then, ito, yung white rum naman, ito yung after process, clear lang siya, kaya ganyan siya. Kumbaga, pagkatapos gawin, hindi na siya binabarrel. So, ito, kaya siya nagkakakulay dahil sa oak barrel. Tapos, way back 2018, tayo ay nasa top 3 supplier ng rum sa buong mundo. Kasunod natin yung Taiwan at India. Legit yan, kahit check nyo pa. Kasi nasa atin yung mga pinakamagagandang plantation ng sugarcane. So yun, tara, simulan natin. So maglalagay muna tayo ng yelo. Kakamain ko na since kami naman iinom nito. Hindi ko ilalahat. Baka sabihin nyo si Merril Dugyot. Huwag tayong mag-alala, kami naman iinom nito. Konti-konti lang. Oh. Hindi ko ilalahat. Masarap nga daw kasi pag kinakamay. Then, habang tinitimpla natin to, yung totoong zombie, shaken siya sa ano, sa totoo, sa mga kunyari, order ka sa bar, shaken yung process ng paggawa sa kanya. Pero since gagawa tayo ng pangmaramihan, gagawin lang natin stir or sama-sama na. Tapos kuha lang tayo ng mahabang bar spoon, saluhin natin. Ganun lang. So yan, no, may yelo na. Unahin na natin yung dark rum. Sa mga Caribbean countries or sa European countries, ano to, iniinom lang siya ng on the rocks or neat. Sa mga hindi nakakaalam, yung neat, yun po yung ano lang, chilled lang yung glass mo, wala kang yelo. Then sa on the rocks naman, yun yung may cube ice, ganun. Kayo na bahala kung gaano kadami, pero I think ubusin ko to dito. Total, sinabi mo kanina, parang yung tanduay na isa, tsaka yung rum ba yan, na iisa lang siya ng content or ng process, pero magkaiba siya na kasi isa in-age. Kumbaga, parehas silang sabay ginawa, then ito, in-age to. Ah. Kaya siya may kulay, nilagay siya sa barrel. Then ito, after ng process ng fermentation, ito na siya kagad. Okay. Hindi na siya nilagay sa barrel. Kumbaga, wala siyang edad. Pero si alin dyan na mas matapang? Mas masarap yung ano, mas matapang to. Akala ko ikaw. Hindi. Takot ako eh. Then, itong white rum, kalimitan na ginagamit to, ano, sa mojito. Okay. Salinan natin. Then, ito, next natin yung trisec, which is orange liqueur. Pero, tackle natin yan sa mga susunod nating vlog. Explain ko rin yan kung saan galing or what. Diba? Drops lang to. Konti lang. Lagay tayo ng purer. Purer po tawag sa ganyan. Siguro mga approximately sa ganito kalaki, 80 ml lang. Lagay natin.
Baka magtaka sila, bakit pa daw di binuhos yung yelo? Ha? Yelo. Ah, kasi, ano, baka kasi matunaw yung yelo, wala pang iinom, wala pa yung mga kaibigan ko yung mga malalating. So, para pag binigay ko sa kanila, hindi ganun katabang. Ah, okay. So, tamagay. Iplayin ko na yung juice, dalawang tang sa isang bote, dagdag na lang tayo ng tubig ulit sa huli pag masyadong matamis. Pero kasi feeling ko matapang to dahil dalawang ram ginamit natin, dalawang buo. Kayo pa rin masusunod kung anong gusto nyong lata. O baka magtanong sila, bakit mo daw nilagay sa bote? Imbis sa pichelo. Ano? Ah, oo. Kasi ito. Siyempre, matipid nga tayong tao eh. Parang masimot natin lalo yung ano, yung alak na nandito pa sa bote. Sayang din kasi yun, may lasa rin yan. Kumbaga sa pagluluto nga, di ba, yung iba, yung mantika na natitira sa kawali, ginagamitan nila pang sangat. So tayo sa alak, dito na rin natin itimpla yung... Kumbaga sa toyo, kapag binuhos, lalagyan mo ng tubig, tubig yung... Para ano, masimot, di ba? Okay. O, yan na, alam nyo na. Ganun lang, basic lang tayo. Takpan natin. Para mahal. Balikan natin, lagay mo natin itong dalandan. May takip pa. May takip pa. Ha? Akala ko, sinake mo nang walang takip. Pero matatapon yan. Hindi halata eh, oh. Talagang ginagamit dito, fresh lime, ay fresh lemon squeeze. Kaso nga, mahal yung lemon. Pwede na tong alternative dalandan, powder juice. Since budget friendly naman yung ating content, di ba? Para may iba lang. Lalo na, lockdown na naman, wala na tayong pera. Yan. Pag na-shake na natin, maigi. Ayun o. Galing, yes. Kaliwat ka. Magsasabayin na natin ngayon. May buhos. Ay na nga. Ay tayo sa iyo. So bago maglagay ng grenadine, titikman ko muna yung bahagya para madagdagan ko na siya ng tubig ngayon pa lang. Kasi ayoko nga maglagay ng yelo muna kasi baka matunaw lang din. So wait lang. So yun, tikman natin na konti. Wala pa, hindi pa to yung final product. Para makapag-adjust ako ng yelo or ng tubig. Medyo matamis siya. So, yelo na lang ilalagay natin para kung sakali matunaw man, mamaya, magdadagdag na lang sila ulit ng yelo para lumamig. Kesa tubig. Lalahat na natin to. No. Sorry, clumsy. Oh, kami naman iinom nito eh, okay lang. Pinunasan ko yung lamesa. Tayo sa totoo, no? Oo, sa totoo lang tayo. Ngayon, wala kasi yung bar spoon ko, nawawala eh. Kuha ko sandok. Pangalo. Haluin na natin ah, gamit tong chance eh. Para halong-halo lahat. Tikman natin. Yun. Ako na. Kulang na lang ng grenadine. So, ilalagay tayo ng grenadine. Dash lang. Or drops. Ayan. Kayo nang bahala. Yun, no? Ayan. Siguro pwede na yun. Mga 20 ml. Or 30. Then, halo ulit. Ano yun? Parang pampalasa o pampakulay? Pampalasa, the same time pampakulay din. Depende. Baga sa palamig, arnibal. Oo, ganun. Sa lahat ng liqueur, yung grenadine lang ang walang kasamang alcohol by volume. Oh, nice. Kasi may mga liqueur tayo na may alak eh. Coffee liqueur, may alak. Itong orange liqueur, may alak to. Then, marami pang klase ng liqueur. Explain natin yan sa mga susunod natin na content para may share ko yung knowledge natin about that. Wow, taray, knowledge, yes. Credibilidad, tong ino. So, antayin na lang natin yung mga kaibigan ko mamaya na gusto uminom, tapos play ko na sa akin. Okay. Okay na. Siba? Thanks. Hindi, titikman ko pala ulit. Oo. Bago sumibat, no? Siyempre, make sure na
Masarap ang timpla. Okay naman. Tataas sila. Sabi daw inuha yung alak. Baka sabihin, joke-joke lang. Huh? May gripo pala dyan. May gripo po dito ah. Ayan oh. Oh yan. Ayan. Baka isipin nyo, joke-joke lang na tinikmat eh. Meron. Hindi okay. Ko kayo lolokohin. Bakit kayo, maloko? Yes. Yan oh. Okay. So, may alak na tayo. Gawa naman tayo ng pulutan.